Hello guys! Sabihin nyo na ito, papakita ko sa inyo kung paano magluto ng pagkain sa aso. Puta, pagkain sa aso. yung aso kasi namin, hindi kumakain ng dog food. Hindi rin siya kumakain ng mga nasa lata. Basta lahat ng commercial na pagkain, ayaw niya. So, mas gusto niyang kainin yung mga niluluto sa bahay, yung ulam namin, kung anong kinakain namin, yun din ang gusto niyang kainin. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung isa sa mga pagkain na lagi naming niluluto sa kanya. ang una, sangkap ay atay ng manok. So meron na bibili sa SM kung hindi ako nagkakamali. Isang kilo is 148 pesos. And then, dahon ng malunggay. Meron kaming puno ng malunggay dito sa tabi. So, dun lang ako nangunguha pagkakailangan kong lagyan ng malunggay yung pagkain niya. And then, carrots and bell pepper. Ngayon, buksan na natin yung ating stove. Nilalagyan ko siya ng medyo marami-raming tubig kasi mas gusto niyang kainin yung merong sabaw-sabaw. Tapos, lalagyan ko siya ng konting kanin. So, ngayon, lagay natin yung sangkap niya. Carrots, tsaka bell pepper. Hindi ko na siya binabalatan. Kasi, ang hirap magbalat eh. So, yan. Pagsamasamahin lang natin yung mga sangkap niya. Dati, pinapakain namin siya ng manok. Kaso, yun nga. Lately, napansin namin na mapula yung tiyan niya. Pati yung sa may legs niya, sa may bandang inner, masyadong numinipis yung niya, balahibo. And then yun nga, kung kailang 10 months na siya, saka namin nalaman na allergy pala siya sa manok. So, pinagbawalan ng vet niya na pakainin siya ng manok. Kahit yung mga treats na merong sangkap na manok, bawal din sa kanya. So, yun, ang kinakain niya ay giniling na baboy, giniling na baka, tsaka atay ng manok. Minsan, atay din ng baboy, kaya lang mas gusto niya yung atay ng manok. Ito na, ilagay natin lahat ng sangkap. Gusto niya kasi yung may malunggay eh. Minsan, nilalagyan ko siyang carrots, patatas. Gusto niya rin yung patatas. Basta hinihiwa ko lang siya ng maliliit kasi ang problema sa kanya, pag yung gulay na inihalo ko is medyo malaki yung gayat, masyado siyang matalino. Hinihiwalay niya lahat ng gulay tapos ang kakainin niya lang yung laman, tapos iiwan niya rin yung kanin. Unlike kung hinihiwa ko siya ng maliliit, kakainin niya rin kahit yung gulay, pati na rin yung kanin. So, ayan. Antayin natin siyang kumulo. Siguro mga 10 minutes. Basta ang gusto niya, yung wala siyang malalasahan na dugo. Kasi yung iba kasing mga may alagang aso, ang ginagawa nila half cook. So medyo madugo-dugo pa. Ayaw na ayaw niya, yung nakakalasa siya ng dugo. Kahit anong pagkain, kahit yung giniling, kahit yung sa baka, ayaw niya. So, yun. Ayan, antayin natin siyang kumulo. So, maghihintay tayo ng mga 10 minutes tapos saka natin siya haluin. And then, saka natin palalamigin bago ipakain sa kanya. After mga 10 to 15 minutes, guys, ito na siya. So, ayan, medyo nabawasan na yung tubig. Tsaka malambot na yung mga gulay. So, ang gagawin ko ngayon, isa-separate ko na yung kakainin niya ngayon tanghali. Ayan, medyo malakas siyang kumain kasi Labrador yung pet namin. Ayan. And then, yung matitira, palalamigin ko muna bago ko ilagay sa ref. Nilalagay ko siya sa ref yung mga hindi niya kakainin kasi mabilis mapanis ngayon lalo na summer. So, mamaya dadagdagan ko lang siya ng kanin. So, ayan. So, papatayin na natin yung stove. And then, ready to eat na. Okay, bye-bye. Thank you.